Nagkakayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang nagbirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga inira, masayang nagiriwa, magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanunutan niya. Papuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin. Kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklok sa kanila ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na pagsasalo-salo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos noong samulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig na mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan." Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin, "Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan." Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo matutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, pagdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at magkikita kami roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita.
Samantalang natutulog kaming kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, pagkatapos matuklasan ng mga babae na nagpunta sa libingan, nawala ang bangkay ni Jesus doon. Yun yung unang pagtataka sa kanila. Kung babasahin natin ng buo yung ebanghelyo, sila'y nagpunta sa libingan at wala na ang bangkay ni Jesus doon. At nagpakita sa kanila si Jesus. Maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano, sa pagdiriwang natin ang panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, ay handi natin sa ating paglalakbay na sa kabila ng ating pagkalugmok, sa ating pakiramdam na tila'y napanghihinaan tayo ng loob. At ito yung damdamin ng mga babae na nagpunta sa libingan ni Jesus. Sila'y pakiramdam din ng nangihina ang loob, nawawalan ng pag-asa. Dahil si Jesus na kanilang inaasahan ay kamamatay lamang. Pero nung nakitagpuan nila si Jesus at nagpakita sa kanila si Jesus, sila'y napuno ng kagalakan. Sa atin din pagtalakbay, minsan dumarating tayo sa yugto na namawalan tayo ng pag-asa, na panghihinaan tayo ng loob. Pero ayaan din natin na makasalubong tayo at makasalubong natin si Jesus na muling nabuhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa na magpatuloy sa paglalakbay. Ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ay nagbibigay pag-asa sa kanila na sa kabila ng kanilang kawalan ng pag-asa, sa kanilang pakiramdam na tila'y tuliro, hindi alam kung ano ang gagawin, ang presensya ni Jesus ang siyang naggabay at siyang gumabay sa kanila, ang siyang nagbigay muli sa kanila ng pag-asa. Kaya maganda rin sa atin mga Kristiyano ngayon ay hayaan natin na magpakita si Jesus sa buhay natin. Hayaan natin na makita natin si Jesus. Hindi ang sarili nating kagustuhan, sariling pagmamataas, sana ang maging, hindi sana ang mga yon ang maging hadlang para makita natin si Jesus. Minsan, hindi natin siya napapansin, hindi natin siya nakikita dahil ang atensyon natin ay nakatuon sa sarili. Sa sariling pagmamataas, sariling minsay pagyayabang natin sa sarili natin, kumataas na tingin natin sa sarili natin, hindi natin nakikita ang Diyos na muling nabuhay. Hindi natin siya napapansin na nakakasalubong na pala natin sa paglalakbay natin sa daan ng buhay. Kasi ang atensyon natin ay nakatuon sa sarili. Sana no makita natin si Jesus. Sana hayaan natin na sa ating pagbubukas ng puso, sa ating kahinaan, makita natin si Jesus na muling nabuhay sa daan, na siyang nagpabibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob. Sa kabila ng pagkalugmok na akala natin, may pakiramdam ng pagkatalo. Pero si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, na nahiig sa kamatayan, ang lagi din nagsasabi sa atin, walang talo sa taong sumusunod sa Diyos.
dahil si Jesus ay nanaig sa kamatayan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa gitna ng ating kagalakan dahil matagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati. Ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan, ang ating itugon, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi ng sa lahat ng ating daupang palad ng masayang balita sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimunawa sa aming mga isip at puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiyo po ang lahat. Pinupuri kita, oo, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuha mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili ng buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang napahinto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may mga sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may taladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arapal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualaki ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.